Good afternoon or good evening, good morning, kung ano man yung oras sa inyo dyan ngayon. And today, magdi-discuss tayo uli about the Dominate tool. But for today, i-discuss natin, mas kilalanin natin yung Dominate tool natin. Ano ba yung mga nasa loob nito? Okay? So, back to basic tayo. No? Marami kasi sa atin, nagja-jump in na dun sa mga pagka-create ng website or kaya advanced na yung topic na gusto nilang matutunan agad sa Dominate. But for some naman, no, mas marami, yung hindi pa rin masyadong naiintindihan or hindi pa rin masyadong na ma-maximize yung Dominate kasi hindi niya alam kung ano yung mga nakapaloob dito. So, yun po yung i-discuss ko sa inyo ngayon. Okay? So, back to basic muna tayo. Yan. So, kapag nag-login tayo sa ating Dominate, ito po yung makikita natin, yung ating dashboard. So, ayan. So, meron tayo rito sa left side, yung navigation pane. No? And then, meron tayong small video dito na pwede nating panoorin just to know ano yung benefits ng IMG Dominate tool natin and how much does it cost para mabuo itong Dominate tool. No, and actually kulang pa yung amount dito sa loob ng video na to. So medyo expensive talaga if you will kung gagawa ka ng sarili mong mga sales funnel, no. And yan, so may mga affiliate links tayo and feature links. So yun po yung mga i-discuss natin dito, may help, no? So may start building a funnel. So isa-isahin po natin yan para mas maintindihan natin. Okay? So, yan. So, summary of contents. Pag-uusapan natin what is the IMG Dominate tool video. Yung mga affiliate links na pwede natin gamitin. Yung Dominate team. Mini course. So, yung featured links. Navigation panel. And yung help. Alright. So, yun yung mga pag-uusapan natin dito for today. Okay, so ayan, ito na po, umpisa na tayo. What is IMG Dominate tool video? So ito yung brief explanation of marketing tools or marketing tool features and benefits ng Dominate tool. So maiksi lang tong video explainer na to. So ayan, nakikita natin, login natin, ito yung parang pinaka thumbnail niya, no? And then pag plinay nyo po yan, makikita nyo po dyan, yan yung costing. No, if magsisetup ka ng sarili mong online marketing system or funnels, so it would cost you around 47,000 pesos. Plus yung time na i-build mo itong ano na to. Ano, napakahirap nun, ang tagal mong gagawin niya. Kasi you need to understand pa yung mga get response, no, host monster, webinar jam, ever webinar. So pag-aaralan pa isa-isa yan, so talagang mahaba yung oras na gugugulin mo to set up online marketing, no? And nandiyan din yung mga features ng ating Dominate tool for IMG members. So ayan po yung ating Dominate tool. So I hope panoorin niyo po yan and you will learn a lot din dito sa small video explainer to. Okay? So next natin yung mga affiliate links. So links that are assigned to you that you can use to offer something to your prospects. Okay, so may mga iba't iba po tayong links na pwede natin gamitin dito. And napaka-importante po nito at dapat alam natin kung kailan natin gagamitin itong mga links na to or affiliate links natin. So yan po yung i-discuss natin, no? So unahin po natin yung WSB G20. No, so actually tapos na itong event na to. So ginanap to nung Sunday at 12 midnight ng Sunday. 'Di ba? So talaga napakadaming learnings. So, nagkaroon ng bagong link. So, bagong link lang to. And para makaregister ka dito, so, ito yung link na gagamitin mo. Ayan. So, ang dami pong nag-register dito. More than 180,000 yung registrants. At talaga namang napaka ganda ng program na to na Convention for ACOS. From WSB or World System Builder. So parang ito yung mother company ng IMG or International Marketing Group. Okay? So next na affiliate links natin is yung 10M 2025 na link. So ito naman,
Pag sinend mo to sa link ng sa itong pag sinend mo yung link na to sa mga prospects mo, so magre-register sila diyan and then magiging part na sila ng financial education movement natin because our mission is to have 10 million financially educated families by the year 2025. So once they registered, madadagdagan po itong ano na to, count na to, ano. So yan po yung pwede nating ibigay sa kanila. And ang maganda rito, 'di ba? Pagka nag-register sila, meron silang chance to win an iPad. So kaya po maganda rin na ibigay natin tong link na to sa kanila. Okay? So next naman natin yung offer page na tinatawag. Okay, so yung offer page naman natin, so kapag ito yung sinend mo sa kanila, mapupunta sila dun sa top membership benefits natin. Then yung top membership benefits na yan, sobrang daming ano niyan. Sobrang daming options. May video, and then meron siyang naka-itemize siya, and then meron siyang by text. So, nasa sa kanya kung ano yung option na gusto niyang piliin para makita niya yung top membership benefits ng IMG. And kung mapapansin niyo, meron ditong button na be an IMG member. So, once na-click yan ng prospects or nang pinagpadalhan ninyo nitong offer page na link, so, diretso na po yan sa membership registration. So, kung mapapansin ninyo, ito pong ano na to, link na to, is nakaano po yan. Ibig sabihin, pagka nag-member sila, automatic ako na po yung sponsor nila kagad. Because exclusive po itong link na to para sa akin. Dahil kung mapapansin ninyo, puro code ko po yung nakalagay dyan. So, ganun din sa inyo. Once na nag-open kayo ng inyong portal, yung mga affiliate links na makikita ninyo, exclusive yon para sa inyo. So yan, diretso na po yan, pagka-click na itong 5-5 na ito, nandoon na po yung parang registration form natin. So yung mag-fill out sila ng information details nila. Okay? So next natin, yung membership benefit checklist. So ito naman, isasend natin itong link na ito. If kung gusto natin silang papiliin kung ano yung mga benefits, di ba? Ito yung tinatawag natin na menu. Diba? So, ng mga benefits natin. So, ano ba yung gusto mo dyan? Pumili ka lang and then isubmit mo. And then, marirecord yan. So, makikita natin yan dun sa ating survey na navigation pane. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo yan. Okay? So, that makikita natin yung topics of interest or kung ano yung benefits na gusto ng ating mga prospects. Next naman, yung IMG Online Workshop. So, ito namang link na to. Ito naman yung pwede nating ipadala dun sa mga members natin or sa mga kakilala natin o sa mga prospects natin. Para maka-avail sila nito. No? Kapag na-IMG member, 100 pesos yung kailangan nilang bayaran para maka-attend sila ng 5 modules. Imagine, sa 5 modules na yan, 100 lang yung babayaran nila. And alam naman natin na napakaganda ng workshop or ng workshop natin dito sa IMG, di ba? So we have 5 modules na talagang worth it yan para sa 100 pesos. And in fact, kulang nga yung 100 pesos na yan para sa mga seminars na to, di ba? Sa labas, babayaran nila to ng hindi lang 5,000, more than 5,000 pa. Para lang matuto sila about this. No? Pero dito, 100 pesos lang ang kailangan nilang bayaran. So, as a member, ito din yung link mo para maka-attend ka ng workshop mo. Okay, so yan yung gagamitin mo. Click mo lang yan and then click mo yung get started. So, maka-attend ka na ng mga workshops. Alright? And then ito naman yung next, yung turning point success stories. So, pag ito naman yung link na shinare mo, so, makikita mo naman or makikita ng prospects mo yung mga success stories ng mga ano natin dito, great builders natin dito sa IMG. No? So, malaking impact yung mga success stories because nakikita nila no, na may napapanood sila na may mga tao talagang nagiging successful dito sa IMG. So, high probability na kapag napanood nila to, mataas yung chance na mag-member sila or mag-join dito sa IMG. Kaya keep on sharing the turning point stories. Okay? So next naman, yung attendance naman. So ito naman, isi-share naman natin sila para mag-register sila. No? And then kapag naka-register sila dyan,
Alam ng system or ng IMG, ng Dominate system na naka-lock-in sila sa atin, na nasa atin sila nag-register. So pag nag-member sila, so dapat sa atin sila mapupunta kasi nasa atin yung kanilang registration or attendance. Okay? So ayan yung mga affiliate links natin. Right, so I hope marami na kayo natutunan dito sa affiliate links and i-maximize ninyo yung paggamit nitong mga affiliate links. No, i-share niyo siya sa inyong Facebook o sa mga social medias niyo. Okay? And then meron naman tayo yung Dominate Team mini course. So each Dominate Team members has their own mini course for additional inputs and learnings. So you just have to click their names to show the mini courses. So for example, si Alan ng, 'di ba, ang expertise niya is about email marketing. So pag-click niyo po yung pangalan niya, mapupunta po kayo doon sa kanyang mini course. So likewise, ganun din kay likewise yung kay Jomar Hilario, kay Shana Sino, and kay Jay Castillo. So at least mayroon tayong dagdag kaalaman, no, para ma-maximize din natin yung gamit ng Dominate tool natin. So yan, so libre na po yan as part of the Dominate tool natin. Okay? So next natin yung mga featured links. Okay? So ano ba yung laman ng featured link? So we have unang-una yung Wealth Creation System online course. So pag ito po clinic ninyo doon sa inyong Dominate tool, pag mapupunta po kayo sa isa na namang app na kung saan nandito po yung mga courses natin, on-demand courses natin, like itong Wealth Creation System. No, so dito sa loob ng ano na to, IMG Academy, so nandiyan po yung pwede tayong umattend. So how to get started, no, yung Wealth Creation System, share list, the book share, book study, follow up, and run the system. So yun po yung purpose netong link na to. Next link naman natin yung CDA online seminar and yung CDS online seminar. Okay, so parehas lang yan. Magkaiba lang sila ng type. Ito for associate. Ito naman yung specialist, diba? So mas mahal yung bayad dito, 4,000. Dito sa CDA online seminar, 2,000 yung bayad. Dito naman sa CDA online seminar or CDS online seminar, 4,000 naman yung bayad. Pero actually, ang binayaran nyo lang dito sa dalawa, no, tig-isa yan, tag 1,000 pesos lang. Kasi yung 2,000 dito, di ba, yung 1,000 doon, ibabalik yan sa inyo at yun yung gagamitin ninyo para doon sa budget nyo sa ads. Actually, pera nyo siya na ginamit lang for running the ads. Okay? And dito naman, 4,000 yung payment dito. So 1,000 lang talaga yung binayaran mo kasi yung 3,000 is your budget for running the ads. Okay? So kung mag-run kayo ng ads for at least halimbawa 30 days, so pwede kayong mag-run ng ads 100 pesos a day para doon sa 30,000 ninyo. So maganda ganun na yung result na makukuha natin. Just make sure lang na ifa-follow ninyo yung steps na ituturo dito sa inyo. And isa pang reason kung bakit kayo kukuha nitong CDA and CDS, kasi currently kapag ikaw ay baguhan pa lang, okay, so meron ka lang 5,000 na email sending limit per month. No, pero kapag ikaw ay associate na, 10,000 na siya. Kapag ikaw ay certified Dominate specialist na, 20,000 na yung limit ng email mo. So yan po yung ating mga featured links. And now we will talk about the navigation panel na. So yung navigation panel, ito po yung nasa left side ng inyong Dominate tool dashboard. Okay, so i-assign po natin yan. So unahin natin yung dashboard. So ito rin po yung parang homepage natin or index page. Index page. So once you click the dashboard, ito po yan. So once you click the dashboard, ito po yung buong makikita natin, di ba? So kahit ganun din, pag nag-login kayo, ayan din yung same na makikita ninyo. Tawag po natin dyan dashboard, homepage, or index page. So next natin na tab is yung funnels. So ito naman yung system ng ano natin, ng Dominate tool. Diba? So lahat dito nagkakabit-kabit. Okay, so nandiyan po yung ating link ng funnel natin. So nandiyan dito yung mga web pages natin, yung template na ginamit natin, then yung list na ginamit natin para dito sa ating funnel na to, then nandiyan na yung site settings, and then meron dyan website stats, then yung page builder para ma-customize nyo yung inyong website or yung web pages.
And then meron na ring email autoresponder, and then you can share via email or you can share on Facebook directly kapag clinic nyo po ito. Ano. So ito po, type na to is landing page. Ito naman is yung tinatawag natin na pre-recorded webinar. No? So kaya email sequence, magkaiba sila. Ito email autoresponder, ito naman ay email sequence. So yan po yung ating funnels. Okay? So yan po yung pinaka-sistema ng Dominate tool natin. Okay. So, di ba yung funnel natin, as discussed last time, ako rin po yung nagturo nito. So, nandiyan po yung ating, ito po yung tinatawag natin na online WCS, yung ating Dominate tool. No? So, at first, mag-approach tayo or list building. So, yan po yung unang ginagawa natin. So, how do we approach? Di ba? We post sa ating mga social media. And then, once we post dun sa ating mga social media, nag-create po yan ng attention or ng hook para po may mag-register sa atin at doon na po nag-umpisa yung ating list building. So kapag ka po nag-register na sila doon sa ating landing page, then ang next step noon is mapupunta sila sa ating book share or book study. So di ba yan na yung mga videos na ginagamit natin like pre-recorded videos or yung free ebook or yung live webinar natin or yung seminar natin which is not available during this time because of the quarantine. Okay? And then dito rin sa Dominate tool natin, so we have a way to follow up na. So diniscuss ko yung iba't ibang ways to follow up dun sa previous na webinar ko. Okay? So ayan, kung gusto niyo panoorin yung previous webinar ko, diniscuss ko po itong buong funnel na to. So panoorin niyo lang po yung video na yan. Okay? So next natin, papakita ko sa inyo yung bawat button dun sa sa ating funnels, 'di ba? Yung una yung site settings. So dito sa site settings makikita ninyo yung list na ginamit ninyo. So every time na may magre-register sa inyo, dito siya mapupunta sa list na to. So ito yung storage ng ating mga information ng prospects natin. And then yung domain, you can change the domain name. So we have four domain names na available. Okay? And pwede ka rin mag-edit na ng survey, no? Kung gusto mo bang palitan niya or lagyan niya ng free ebook or yung isang survey is yung checklist. All right? And then yung site ID, okay? Pwede niyo palitan yung pangalan ng site ID niyo. So editable na siya. Dati po kasi hindi 'yan, ano, yung unang version ng ating ng ating Dominate tool or ng funnels, hindi po siya editable. And then nandito rin po kung yung pag-update ninyo ng chat link. Okay, so kung gusto niyo ilagay yung personal FB ninyo, Messenger, dito po niyo i-update yung click niyo lang po itong update your chat link. Okay? And then ito naman yung kabuuan ng URL ninyo. Now, which is ito yung pwede nating i-share doon sa ating mga social media. So kapag ka po may changes kayo, click nyo lang po yung update and then okay na po siya. Or kung gusto nyo naman burahin yung mismong funnel ninyo, no, testing lang siya, no, so gusto nyo na siyang i-delete, click nyo lang po itong delete. Right? And then yung next naman na button is yung website stats. Ito naman napakaganda na itong tool na to kasi mamamonitor natin kung ilan ba yung nagbe-visit doon sa bawat web pages natin. Alright, so yun yung purpose nito for monitoring and additional info din to or data para malaman natin kung may problem ba yung isang web page natin. No? So, halimbawa, kukunti lang yung pumupunta doon sa web pages na yun pero ang dami naman na pumasok doon sa previous pages. So, maybe may problema yung natin, yung ibang page natin. Bakit kukunti lang yung nakakapunta rito sa na to, sa web page na to. Okay? So next naman natin yung page builder. So yung page builder naman, ang purpose nito is to customize naman yung mga web pages ninyo. Kasi ito yung isa sa magandang features na pwede nyong palitan yung mga content, di ba? So pwede kayong may mga lang yan, drag and drop lang yan. O kaya naman, ito rin yung ginagamit para yung isang funnel mo is maging website. No, so pwede niyo siyang i-turn into a website yung isang funnel. Okay? So yan po yung ating page builder.
Then yung next naman, yung email sequence. So dito sa email sequence, meron ng predefined kapag ka po ang gamit ninyo is yung pre-recorded webinar na lead magnet or yung live webinar na lead magnet. Okay, so automatic, pag gumawa kayo ng funnel ng mga yon, meron na po siyang mga email sequence na predefined na po. So pwede nyo siyang i-delete kung ayaw ninyo. Pwede nyo rin pong i-edit and pwede din kayong mag-add ng mga emails dito. So kunyari, apat lang ito. Gusto nyo magdagdag ng apat, o meron po yung add button. Okay? So next naman natin yung share on Facebook. Alright? So yung share on Facebook naman, diretso na siya na ma-upload sa inyong Facebook. So kailangan nyo lang pumili ng ng photos dito. So meron na rin ditong uploaded photos by default. So mamimili lang kayo dyan. Or kung gusto nyo yung personal photo ninyo, may ginawa kayo using the Canva. So pipiliin nyo lang yung file. And then, yan. So okay na yung image ninyo. And then lagyan nyo lang po yung meta title. Kayo po mag-decide kung ano po yung title. Basta po mas maganda, related siya dun sa ating funnel. And then lagyan nyo rin po ng meta description para ma-update and share ninyo. So once you update, click nyo na po yung update and share. May lalabas po dyan na Facebook. So pwede nyo na po siyang i-share. Okay? So next naman, yung live webinar via Zoom or other webinar apps. Okay, so yung so yung next naman natin na tab doon sa ating navigation pane is yung virtual event. So dito naman tayo magki-create ng mga live webinar natin via Zoom or other webinar apps. Okay? So ang gagawin lang natin, so ito po yung magdi-discuss ka sa kanila live. Okay, so ito po yung virtual events na tab. Okay? So kung gusto mong magdagdag ng bagong virtual event, kiklik nyo lang po yung add new live webinar. Okay, so once na nakapag-create po kayo ng add new live webinar, so ganito po yung kalalabasan niya. And then, pwede na po kayo mag-create immediately ng funnel for this live webinar. Okay, dito naman yung attendees, ang gagawin nyo, pag-click nyo po yan, makikita nyo yung mga list ng mga taong nag-register na for this live webinar. Then yung edit naman ang gagawin ninyo, i-edit nyo yung mga dates, no, yung mga parameters or fields dun sa loob ng live webinar na yan. Like for example, yung schedule po ninyo kung kailan yung live webinar, 'di ba? Or yung survey, pwede nyo i-edit dito. Or yung mga buttons na lalabas na yung offer page natin or yung offer button na lalabas. Okay? And then yung delete webinar, buburay mo lang yung webinar na to kung ayaw mo siya. Halimbawa, nag-sample ka lang naman, gusto mong i-delete na, ito po yung delete the webinar. Okay? So yan, add new live webinar. Pag-click nyo yung add new live webinar, ito po yung mga parameters na sinasabi ko. Webinar name, title, webinar description. And then dito po yung URL of the live webinar. Usually, yung Zoom link po, dito natin siya linalagay. And then you have options kung gusto nyo bang redirect on live, di ba? Pag-click nyo po yung live dito po sa virtual event natin, magre-redirect na po sila. Or redirect on schedule. Pag natapos yung countdown, dun palang magre-redirect papunta dun sa inyong Zoom. Okay? Ayan. So, next naman natin yung mga pre-recorded. Ito naman yung mga videos na from Vimeo or YouTube. Ibig sabihin, na-record na siya or na-upload na siya dito sa Vimeo or sa YouTube, and all you have to do is to copy the link para po magamit natin siya dito. And meron din po mga predefined na mga videos dito, yung ating na-provide ng Dominate tool or ng IMG para sa atin that we can use. No? Like for example, yung isang orientation doon or yung orientation doon, ang nag-discuss noon is si Sergio and our president. Okay? So, dito po kayo gagawa ng pre-recorded event. So, i-click nyo lang din po yung add new para po makapagdagdag kayo. Okay? So, pwede na rin kayo mag-create ng built-in funnel. So, halos pareho lang siya nung live webinar. No? So,
Halos parehas lang yung ano niya, mga buttons niya. Okay? So, next naman natin yung live events or yung live seminars. Halimbawa, ito naman yung mga sa financial center natin. Diba? So, kung halimbawa, pwede na talaga mag-conduct ng live seminar, so pwede tayong gumawa ng mga events through sa ano, sa e-tickets ang kapartner naman natin dito. O, diba? Yung parang ano natin, yung parang convention natin, may e-ticket. Ito din, pwede tayong gumawa ng events natin doon sa e-ticket. And then, actually, pwede silang magkaroon ng e-ticket, makareceive sila sa kanilang mga email. Okay? So, maganda rin itong ano na to, purpose na to. Kaya lang, hindi siya available sa ngayon because of the quarantine. Okay? So, next naman natin, email list. Ito naman yung mga list na storage ng mga prospects name natin, email and contact number. So, I have so many lists because nagte-testing po ako palagi. Kaya po kung mapapansin nyo, sobrang dami ng list dyan. Okay? So, kapag ito po yung pinili ninyo, dito po mapupunta lahat ng tao magre-register doon sa funnel ninyo. Yun po yung email list natin. Then next natin yung email blast. No? So, nandito po sa email blast yung mga email list, then yung autoresponder ninyo, yung email announcement, or kung magbablast kayo. Okay? So, ayan, pwede kayo mag-create ng new campaign para po sa pagbablast ng email. So, dito ginagawa yung mga autoresponder, yung mga scheduled emails na no, automatic, marireceive na rin ng mga prospects natin. And then, yung mga lahat din ng list natin, dito makikita rin natin siya dito sa email blast na tab. Okay? So, yung email sequence queue or yung pending list of emails naman, dito naman siya natin makikita. For example, may mga nag-subscribe sa'yo and then meron pa silang in-expect na email na marireceive from you, lalabas po yan dito sa queue kung anong oras nila yung marireceive, nakapila po yan. Okay? SMS blast naman, ito naman yung pares lang, halos pares lang siya ng email blast, pero ito naman, usually SMS siya, di ba? SMS sequence and SMS blast. Okay, so hindi ko siya ginagamit, kaya hindi ko pa siya pwedeng ma-share sa inyo ng in details, no? Or detailed. So, it's up for you po kung gusto niyo siyang explore. Okay? And then ito naman yung registration logs. So, dito niyo naman makikita kung ano po yung ginawa ninyo. Halimbawa, yung email ninyo, chinek niyo dito. Ano po yung mga ginawa ninyo dito sa Dominate? Nag-register ka ba kay ganito, kay ganyan? So, yung activity logs niyo, makikita dito per email po yan. Okay? Then yung report naman or reports, dito niyo naman makikita yung ano, yung stats ng team ninyo kung sino ba yung mga usually gumagamit ng funnel sa team ninyo. So makikita niyo po yan diyan. And then yung team's workshop homework report nandito rin po. Okay? So yan yung help button naman, napaka ito po yan, nandoon siya sa may bandang upper right katabi ng start building a funnel na button. So, upper right banda, help. Makikita nyo po itong icon na to. And then, dito po sa help na to, pwede kayo ditong manood ng mga videos. Ayan. So, may mga separate, may mga several videos tayo. Actually, nandito po yung aking Dominate Tool tutorial. Yung una kong ginawa na tutorial dito sa ING nang nag-discuss ako sa leaders call. So, in-upload po nila dito para po mapanood din natin. Okay, so marami pong videos dyan na pwede kayong panoorin. And kung meron po kayong mga concerns, no, or may mga issues po kayo sa Dominate, pwede po kayo ditong mag-raise ng ticket. So ito po yung ticket na yan. Open a new ticket, no? May mga knowledge base. Ito po yung knowledge base natin. So marami po kayong matututunan dito sa mga videos na to. And I hope you maximize it. So napaka-importante po yan. Okay? So, yan. So, nag-provide po ako sa inyo ng simple funnel blueprint para po mas maintindihan ninyo ng mas clear yung pagkakaintindi nyo about po dun sa ating funnel na pag nag-create po tayo. Okay? So, napaka-simple na po to. Ito po yung pwede nating maging guide. So, pwede nyo siyang save or i-print nyo po para may sarili kayong copy. Okay? So, explain ko lang po sa inyo no, yung
yung pinaka blueprint ng ating funnel. So at first mag-approach tayo, so the way we approach is through posting sa FB or sa YouTube. Ikakabit natin yung mga links natin sa ating mga funnels. Then sa email, pwede din, di ba, SMS or tatawag ka, ito po yung link ko. I-dictate mo sa kanya, panoorin niyo po, or sa iba't ibang social media sites na meron kayo. Okay? So once you do the approach dito sa mga to, no, may magke-create yan ng attention. So someone will probably click your link, di ba? And then mapupunta sila dito sa ating landing page. Okay, so nandiyan dyan po yung magre-register sila ng name, ng email nila, or contact number. And then meron po dyang button to submit. Okay, so yan. So landing page templates, meron tayong virtual funnel template, pre-recorded webinar template, or live event template. So kayo pong mamili kung ano pong template ang gagamitin ninyo. Alright, so yan. Ang dali lang maintindihan, di ba? And then once na nag-register na sila, ang next natin, ang next nilang mapupuntahan is yung lead magnet. No, so nandiyan dyan po yung free ebook. Nandiyan dyan din yung mga live webinar natin, yung pre-recorded webinar, live seminar, or yung checklist natin. So yun po yung mga bagay na pwede nating ibigay sa kanila in exchange dun sa info na ibibigay nila sa atin. Okay? And then yung info naman na binigay nila sa atin, that's the time na magkakaroon na tayo ng list building. Okay? So that kapag ka nagkaroon tayo ng mga list, dahil na pupunta nga siya dun sa mga list natin, pwede natin silang i-follow up in the future. No? So, halimbawa, napanood na nila ito, yung lead magnet, no? Pwede na tayong may mga email sequence tayo na automatic ma-receive nila on schedule, or pwede tayong mag-email blast, no, or email autoresponder. No, so meron tayong email blast, SMS blast, or SMS autoresponder, and then pwede natin silang tawagan. So that ma-close natin sila, mapa-member natin sila dito sa IMG, and makapag-invest din sila at the same time. Okay? So once nandito sila sa lead magnet, pwede kayong maglagay dyan ng mga buttons, several buttons, or kung ano po, mga bonus dyan, pwede kayong maglagay dyan. So that if they click, meron pa silang isang page na mapupuntahan. Like for example, ang linagay nyo rito is yung affiliate link niyo for the membership. And then ang next na mapupuntahan niya is membership registration na, di ba? So dito po sa ano na to, dito po sa dulong page, pwede po yung offer page or yung membership benefits checklist, yung Kaiser Code or yung IMG Online Workshop or yung Turning Point Success Stories. Okay? So ayan po yung pinaka-simple funnel blueprint natin para po mas madali na magiging guide po natin yan in building our funnels dito sa ating Dominator. Okay? So I hope marami po kayong natutunan dito sa ating tutorial. And always remember, every master was once a disaster. So kung feeling natin na nahihirapan tayo sa Dominator, hindi natin siya masyadong maintindihan, hindi natin ma-absorb. So, ang gawin niyo po, i-explore niya lang siya ng i-explore. Familiarize niyo lang yung sarili niyo. No? So, pagdating ng araw, magiging master din po kayo. Kahit po at first, naging disaster po kayo sa pag-testing ng ating Dominator. Okay? So, I hope you get the message po and marami kayong natutunan dito sa ating Dominator. So thank you very much, and ayan po yung aking ako po si John Abud. So ayan mga ka-IMG, and I hope marami na naman kayong natutunan dito sa aking video tutorial. Pa-comment nga kung ano sa tingin mo yung nagustuhan mo dito sa ating tutorial, and paki-like na rin itong ating video para makatulong ito sa pag-grow ng ating channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, paki-hit mo na lang yung subscribe button and paki-click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na gagawin ko. And once again, this is Koshan Nabud. Stay safe and God bless.